Magandang araw, Pilipinas! Sa mga giliw nating tagapagtangkilik, welcome muli sa programang Pambayan ng Pamahalaan, and the Working President. Itong nakaraang linggo, pinamunuan ng Pangulo ang isang National Security Council meeting sa Malacañang para tiyakin at paghandaan ang isang maayos, mapayapa at malinis na halalan sa Mayo. Makasaysayan ang pulong ng NSC dahil ito'y dinaluhan ni dating Pangulong Joseph Estrada at iba pang leader ng oposisyon tulad ni na Senador Aquilino Pimentel at Rodolfo Biazon. Naroon din si na Senate President Juan Ponce Enrile at COMELEC Chairman Jose Melo. Samantala, isang magandang balita ang pahayag ng National Economic Development Authority o NEDA tungkol sa positibong pagsulong ng ekonomiya ng Pilipinas for 2010. Ayon kay NEDA Secretary Augusto Santos, higit na magiging maganda ang ekonomiya ng Pilipinas kesa noong 2009. Aabot sa 0.8% ang tinatayang itataas nito dahil sa paglago ng export sector, partikular sa electronics at precious metals. Nitong nakaraang Disyembre, pinarangalan sa Malacañang ang ilang natatangi individual at local government units. Isa rito ang Bayawan City sa Negros Oriental na tumanggap ng Galing Pook Award dahil sa isang epektibong waste management. Para sa unang bahagi ng ating ulat, narito ang Approve. Ito ang Bayawan City, pangalawa sa pinakadulong bayan sa timog ng Negros Oriental, ang may pinakamalawak na lupain sa Region 7. Sagana sa mga produktong pang-agrikultura dahil sa mga likas na yamang taglay. Ang pangunahing layunin ng Bayawan City ay pangalagaan ang kanilang yamang likas para na rin sa ikabubuti ng kanilang mamamayan sa mga darating na panahon, lalo na at lumalala ang mga epekto ng climate change. Dahil dito, pinagbubuti ng kanilang lokal na pamahalaan ang mga proyekto at programang pro-environment. Noong nakarang taon ay pinatunayan ito ng Bayawan City dahil ginawaran sila ng Galing Pook Award 2009 na pinangunahan ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo dahil sa kanilang programang Adaptation of Ecosand o Ecological and Economical Sustainable Sanitation Systems. Nasasakop ng Ecosand ang dalawang proyektong pangkapaligiran, ang UDDT o Urine Diversion Dehydration Toilet at ang Decentralized Constructed Wetland Treatment. Ang Ecosand ay may layuning i-recycle ang mga nagamit ng tubig para magamit sa sektor ng agrikultura at para na rin makatipid sa paggamit ng tubig at makabawas sa pollution nito. Kaunay nito ang kanilang pagsunod sa ipinoklama ni Pangulo Arroyo na Republic Act 9275 o ang Clean Water Act. We have to protect our underground water supply. We have to conserve water dahil hindi ito magagamit ng tubig. And the waste can be recycled. It can be used as a fertilizer. Ang UDDT o mas kilala ng mga Bayawanons na Ecosand Toilet ay idinsenyo para sa mga lugar na walang regular na daloy ng tubig. Ito ay bahagyang nakaangat sa lupa para maging natural ang pagdaloy ng dumi. Hindi rin tulad ng tipikal na toilet bowl, mayroon itong mas malaking butas para agad na lumagos ang dumi ng tao sa container na paglalagyan nito. Gayon din ang ihi na dumidiretso sa isang lalagyan na hindi na kailangan pang buhusan ng tubig. Kailangan lang ng madisiplinang pamaraan upang maging matagumpay ang paggamit nito. Itong Ecosand Toilet natin ay tinatawag na urine diversion dahil hindi gumagamit ng tubig. No? Pagkatapos nating tumumi, ang ilalagay lang natin pang takip ng dumi natin ay yung abo or ash. At saka pag talagang kukulangin tayo ng abo, pwede naman natin gamitan ng carbonized rice hulls. Itong
abo or ash natin or carbonized rice, ito ang nagiging natural sanitizer ng dumi natin or dumi ng tao na hindi mabaho at saka yung mga bacteria or mga pathogens na present dyan sa dumi natin mamamatay at saka matatanggal din ang baho. Yung right toilet, that was introduced by the German Technical Cooperation Agency. So when they showed the design to us, I got interested into the design because this is something that will prevent pollution. So we are, as I mentioned earlier, ginagamit natin to sa mga houses, mga eskwelahan, aralan, saka sa mga government buildings doon sa interior barangays. Mayroon tayong tinatawag na BADCE, Barangay Agriculture Development Center, doon nagtatayo tayo ng mga ganyan na toilet para naman makita sa farmers yung new design. Tsaka with that, kung magtatanong sila, they will be also familiarized on how to use the toilet. Ilang paaralan din sa bayawan ang tinayuan ng EcoSan Toilet para na rin sa mga kabataan. Maumpisahan ang paggamit ito nang sa ganun, madala nila ito habang lumalaki. Tinuro ng kanilang mga guro sa mga batang bayawanons ang magandang maidudulot ng EcoSan upang maging responsable ang mga ito sa paggamit ng UDDTs. Kung malibang ka ng pinahanglan jud nga ito sa dako nga banga tapos butangan ni mo o gabo, dasun kung manghipog ka, nang kay butang pwede po mo butangan tubig aron siya manimaho. Tapos ang katabang na nalipay mi nga nagdiri sa eskwelahan sa gisokon gipatindugan og kaning EcoSan toilet kay nga katabang ni sa pollution sa hangin sa tubig og sa iban pa. Malaki naman ang ginagampan ng tungkulin ng mga kababaihang bayawanons sa pagpapalaganap ng hustong paggamit ng EcoSan toilet. Nagkaroon kami ng advocacy ng mga parents, stakeholders at sa mga kabataan kung paano nila gagamitin ang EcoSan o dry toilet. Kung papipiliin kaya ang mga bayawanons kung ano ang mas mainam gamitin, ang nakasanayan ng palikuran o ang EcoSan toilet, ano kaya ang pipiliin nila? Ang among giibsilbaran nga, katong una namong kasilyas, nga ingon ta mohikap ta sa ato lubot, maayo to karon ang kani karon kay amo mang magamit ang among hugaw after kuan 1 year. Amo siya magamit. Ingon nila nga unom ka bulan among magamit. Dili pwede. Abuton kog usa ka tuig. Dayon ang maong tae dili na makita nimo. Nahanaw na siya na ipon sa abo. Nga amo na siyang giabuno kausa atong primero na mga kuan nakaabot og usa ka tuig yon nang January amo na siyang nagamit sa amo humay. Nya maayo man amo tubo sa amo humay wala mi magamit og laing abuno kundi kanilang og amo sam gibagamitan og organic nga binuhat pud sa akong bana nga abo pud sa humay mga dahon sa kahoy og among giipon og among giabuno sa among humayan ani dinhi then nakatilaw gani ang among Serlito si Ma'am Balbina nakatilaw sila sa among produkto hasta sa mga utanon lahi po nang mga utanon nga kanang mukamang dili angay kay kaning ihi gani ingon nila nga iabuno sab dili sa mga mamunga lang nga mga tanom dili pwede